sa mga nagpapa-shoutout, John Warren Zamora Celis, Nestor Bacal from Pasig City, Joannes Angelo Arnejo Montebon, at kay Cheryl Joy Basbas. And shoutout sa inyong apat, mag-iingat sa COVID-19. At shoutout din kay Raiso from Valenzuela. Ito na ang iyong shoutout, bro. At shoutout kay Lon Azores Santos, Nathaniel Romero, at kay Moy Yax from Calbayog. Calbayog. Shoutout kay Joanna Rentoria Vlogs. Yun, good luck sa iyong vlogs. Randall Bisda and Joy Miller Pereira, at kay Safety 6 Felix. Ayun, ingat sa inyo lahat at maraming salamat sa suporta. Yo, what's up guys? Nandito na tayo muli sa JG Paradise. Ngayong episode natin, ituturo ko sa inyo kung paano ako nagbe-breed ng guppy. At ito, nakapaghanda na ako ng sample natin para maituro ko sa inyo ng maayos at malaman nyo kung paano ako nagpapaanak ng guppy. Ito, umpisa natin ng pagtuturo. Huwag na natin patagalin, kaya takpan na yan. So ngayon, bago tayo magsimula sa aking tutorial paano mag-breed, bago natin tingnan yung inanda akong sample, ipapaliwanag ko muna kung paano tayo magsisimula sa pag-breed. Una, kailangan natin ng pair ng guppy or trio. Ayun. Sa pagpili ng pair or trio ng guppy, dapat yung pipiliin nyo is yung gusto nyong strain, para kung sakali na naparami nyo na siya, hindi kayo magsawa at hindi nyo rin basta-basta ibebenta para makabili ng bagong strain. Maganda, ang unang strain natin is aalagaan natin. Gaya ng ginawa ko, yung mga unang strain na binili ko hanggang ngayon, nasa akin pa rin. Inaalagaan ko pa rin sila. Sana kayo din ganun, para hindi lang pagbebenta yung nasa isip natin, kailangan nandun din yung pagmamahal natin sa mga alaga natin guppy, para bigyan nila tayo o suklayan tayo nila ng mga magandang pangyayari sa buhay natin, gaya ng nangyayari sa akin ngayon. Laking pasalamat ko sa mga unang alaga akong guppy, dahil binigyan nila ako ng magandang farm at ito, maraming strain ng guppy ang binigay nila sa akin. Ayun, magsisimula na tayo sa ating mga pagtuturo, kaya ito na. So, ayun, naghanda ako dito ng dalawang female ng metal blue glass. Hindi sila magkapatid, pero ang ginamit kong lalaki sa kanila ay isa lang. Ito, papakita ko sa inyo ang itsura nila. Ayan. Itong nasa malaking lagayan ang female 1 natin, and yung nasa maliit is si female 2. Ngayon, paano nyo ba malalaman kung malapit na mga anak ang isda nyo? Yun. Ang based sa observation ko sa mga aking alaga, nalalaman ko silang mga anak is madalas silang humiwalay sa mga kasama nila. Like gaya nyan, dalawang female sila, sabay silang nanganak ngayong araw. So, paano ko ba nalaman na pareha silang mga anak ngayong araw? Yun, nakita ko kasi silang dalawa is layo sila ng layo dun sa lalaki. Niyalapitan sila nung lalaki, silang dalawa. Ayan. Kaya nung napansin ko yun sa kanila, madalas silang lumalayo, binukod ko na agad sila. Kaya mga siguro kinabukasan, kaninang madaling araw, ayan, nanganak na sila na... Hindi ko alam kung ilang pre yung inanak nila. Pero mamaya papakita ko. Tapos, ngayon, ito sa female 1 natin, mapapansin nyo, malaki yung tiyan niya. Ngayon, bakit nga ba malaki yung tiyan niya? Is kakaanak niya lang. Yun. Meron kasi tayong tinatawag na female na mabilis mag-produce ng egg. Ngayon,
kung mabilis siya mag-produce ng egg, mabilis niya mauubos yung sperm na pinasok sa kanya ng male. Yun. About sa sperm ng male, yun. Bakit ba nag-i-stack ang sperm ng male sa female? Based sa nabasa ko, kasi pag ang male, once na nakipag-mate siya sa female, may ang female ay may kakayahan mag-stack ng sperm ng lalaki sa loob niyang tiyan. Kaya, mapapansin nyo, kakaanak niya lang pero malaki pa rin ang tiyan niya. So, meron ulit siyang panibagong fry na ilalabas. Siguro, after mga 10 days, manganak siya ulit. Yan. Kasi, sa sobrang bilis niya mag-produce ng egg, nasasabayan niyang i-develop yung sperm na pinasok sa kanya ng lalaki. Yan. Bakit yung female to natin? Yan. Maliit na yung tiyan. So, itong female na to is, ano siya, nasa bilang siya ng mabagal mag-produce ng egg. Kaya, pansin nyo, maliit na yung tiyan niya. Pero, gaya ng sinabi ko kay female one, may kakayahan sila mag-stack ng sperm ng lalaki sa tiyan. So, manganak pa ba sila kung wala ng lalaki? Oo, manganak pa sila kahit wala ng lalaki. Kahit hindi mo na sila isama kay male, manganak pa rin sila. Gaya ito ni female 1, ayan, nag-umpisa na mag-develop yung play sa tiyan niya, kaya kahit nung nanganak siya, is malaki pa rin yung tiyan dahil nare-develop na yung mga play sa tiyan niya, kaya lumalaki yung tiyan niya. Bakit kay female 2, maliit ang tiyan? Dahil kay female 2, maliit ang tiyan, is wala pang napoproduce na egg na tatapat sa sperm ng lalaki na pinasok ng lalaki. Kaya, si female 2 is maliit ang tiyan. Yun. Ngayon, ipapaliwanag ko naman sa inyo, ilang oras ba, ilang araw, or ilang oras ba pwedeng pakainin ng fry pag pinanganak na sila. Ngayon yung anak ng dalawang female, tingnan nyo yung pinagkaiba nila kung gaano sila madami. Ayan. Ngayon, ang ano natin ngayon dito is, ilang oras o ilang araw ba pwedeng pakainin ng fry pag pinanganak na sila? Ngayon. Ito yung sagot. After na pinanganak sila, after 3 years noon, pwede nyo na silang bigyan ng pagkain. Pero ngayon, after 3 years, hindi ko pa sila na bigyan ng pagkain kasi kanina nakipag-meet up ako sa mga nanalo sa raffle. Kaya na-delay yung pag-take ko ng video sa topic natin ngayon. Ngayon, bibigyan ko sila ng live foods. Kasi, ang live foods is maganda sa try natin. Yan yung magandang ibigay sa kanilang pagkain. Ayan, yan yung magandang unang ibigay ipakain sa kanila. May foods. Yan ang kinakain na nila. Ngayon, ang tanong, paano kung wala kayong BBS kung hindi kayo nakapag-hatch? Madali lang ang sagot dyan. Yun. Meron tayo dito na wachumpong para ibigay sa mga prey natin. Yun. Ito, wachumpong. Yan. Yan yung ano, yan yung pwedeng isang ibigay nyo sa mga prey. Yan. Napansin nyo yan. Kinakain nila yan. Yan. Ayan, kinakain na nila. Ayan, medyo malaki yung butil kasi ang gamit ko, granules. Dinodurog ko lang. Naubusan kasi ako ng powder. Ayan, sobrang mabili kasi ito. Kaya kahit ako naubusan ng stock,
Yan yung isang, ito yung isa nyong pwedeng ibigay sa isla nyo kung wala kayong BBS, is Wachupung. Bakit Wachupung ang nire-recommend ko sa inyo? Based sa aking karanasan, si Wachupung ay merong magandang taas ng protein sa kanyang ingredients. Kaya ang nire-recommend ko is Wachupung kung wala kayong BBS. Ayan. Si Wachupung is meron din siyang fry booster kung tawagin. Yun yung pinapakain namin sa fry. Ngayon naubusan ako ng fry booster. Kaya ginagawa ko is itong granules. Inudurog ko lang sa kamay ko. Madali lang siya durugin. Kaya madali siyang matunaw sa tiyan ng isda. Ngayon yung isang recommendation. Ayan, kumakain na sila. Ayan yung first feed nila. Simula nung nawala yung egg sac nila. Ayan, kumakain na sila. Ano ba ang magandang size ng tank para sa pagbreed ng guppy, pair or trio? Ang marerecommend ko sa inyo is 2.5 gallon or 2 gallon. Yan. Bakit yun ang nire-required ko? Kasi sa based sa experience ko, mas malaki ang tank nila. Mas naiiwasan ng female ang lalaki. So kung may iwasan ng female ang lalaki, paano niya ma-mate ang female kung lagi nagtatago yung female sa lalaki? Ayan, yun yung kung bakit ang recommendation ko is 2 gallon or 2.5. Ayan. Ngayon, kung manganganak ang babae, kung mapapansin niyo siya na manganganak, pwede nyo siyang ilipat agad para hindi kayo mahirapan sa paghuhuli ng fry. Kasi ang guppy or any strain ng guppy is nangangain talaga ng fry, lalo na pag nagugutom. Yun. Ang Dumbo Earthquake, isa sila sa kilala na hindi kumakain ng fry. Kaya isa sila sa kilala na mas mabilis paramihin. Yun. Pero based sa experience ko, lahat ng guppy, basta napupukusan mo sila, mabilis silang paramihin. Ayan. Yun yung ano ko. Ngayon, bakit ka ba tayo nagtitrio? Yung ibang dahilan kung bakit sila nagtitrio, para pagka namatay ang female, yung isang female, may reserva ka pang isang female. Kasi yun nga, yung sa sinabi ko, once na ang male ang namatay naman, gaya sa sinabi ko na pag nakapagpasok ng sperm ang male sa female, yun, may pagkakataon ng kahit walang lalaki, is pwedeng manganak ang female. So kung mamatay ang male, buhay ang dalawang female, yun, pareha sila mga anak, kaya wala tayong problema pag ang lalaki ang namatay. Yun. E paano kung dalawang babaeng namatay? Oh, yun ang problema. Wala akong masasagot dun. Pero kung alagaan natin sila ng tama, may iwasan natin yung pagkamatay ng ating guppy. Ayan. Paano ba natin malalaman kung buntis na ang isang female? Malalaman natin yan sa pagkabuntis na ang female is lumalaki yung tiya nila, tsaka yung gravid spot nila is mas lumalaki kesa dun sa normal na female na hindi pa buntis. Yun. Paano ba malalaman kung nabuntis na ang female ng male?
walang makakaalam nun, pero lang kung mayroon tayong kakilala, marunong kumausap ng hayop, yun, siguro malalaman natin yun. Hindi, eto yun, kasi ang male, lagi nakahabol sa female. Pag nakikita nyong sinusundot siya ng anal pin ng male, yun, dun yung malalaman na nabubuntis niya ang female. Pero kung ang female mo is baog, hindi siya nagpo-produce ng egg, yun, malabo siyang maging mother, malabo siyang mabuntis. Yun yung mga natin. Ilang days ba bago manganak ang female after niyang na-mate ang male? Yun. Bago manganak ang female, magbibilang ka ng 25 days hanggang 35 days bago sila manganak. Yun. Nato lang yun sa range ng 25 to 35 days. Then ngayon, nanganak na siya ng, for example, nanganak siya ng 35 days. Siguro sa susunod na manganak siya, is mas maiksi yung araw na hihintay nyo. Pwede manganak siya ng sa loob ng 10 araw hanggang 25 days. Minsan, maabot ulit ng 35 bago ulit siya manganak. Ayan. Yun yung sa mga naging experience ko sa pag-aalaga ng guppy. Ayan. Sana nasundan niyo yung mga sinabi ko. At huwag ka rin magsasawa makinig sa mga sinasabi ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Day, closing na. Aba? Ha? Closing na? So, ito bago tayo mag-closing. Unang-una, magpapasalamat muna ako sa mga nag-subscribe at nag-support sa aking YouTube channel. At sana huwag kayong magsawa sa panonood sa aking video at hindi rin ako magsasawa mag-share ng aking nalalaman sa pag-aalaga ng gabi. Yun. Sa mga gusto pala magpa-shoutout, huwag niyong kakalimutan, i-comment nyo yung inyong pangalan at ang inyong gustong ma-shoutout para agad sa susunod kong upload is malagay ko ang inyong pangalan. Yun. Maraming maraming salamat at magbabalik ang JG Paradise.